Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? And of course, kung ikaw ay cross-watcher, pwede maging ikaw ito at hindi si Earth sign. So, bahala ka ng ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil hindi naman talaga to magre-resonate sa lahat. At saka pwede magkapalit-palit ang roles dito, depende sa nangyayari sa'yo. Kung hindi mag-resonate sa'yo, huwag natin ipilit. May mga next readings pa naman. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, friend ko po yun. Ano, na magaling din pong Tarot Reader. Check mo na lang siya sa Facebook. Open po siya for personal reading. Okay, let's start your reading. Na-shuffle ko na po yung cards. Pwede na tayo magsimula. This is for Earth sign. Okay. We do have here the Fool. The Fool. Six of Coins and the Six of Wands. Okay. Wow. Okay, so sa nakikita natin dito, this is a very balanced energy, no? Nakikita natin na I feel like pantay-pantay ang pagtingin mo sa iba or sa lahat. Kung sino man yung mga kasalumuha mo, na marunong ka kung ano yung, alam mo yon, walang favoritism. Pagdating sa friends, co-workers, lahat sila, tingin mo sila is pantay-pantay. Which is, yun yung nakikita natin na nagdudulot or nagbibigay ng success or victory para sa'yo. And we do have here the Fool. Okay? We do have here the Three of Cups. And the Ten of Cups. Nakakita tayo dito ng set of friends na maaaring tunuturing mo na ring pamilya. And at the same time, dahil ganyan yung pagtingin mo sa kanila, medyo mataas ang tingin nila sa'yo. Kumbaga sa kanila, ikaw yung parang pinaka-leader, ikaw yung dapat sundin. And because you, meron kang kapasidad or capabilities na mapasunod talaga itong mga taong ito. Especially, alam mo nga kung paano makibagay or makistungo sa kanila. And we do have here the Fool. I feel like for some of you, pwedeng wala ka muna pakialam sa kung ano man yung kahahantungan ng mga decision mo. And yung iba sa inyo, ready ka naman na sa new journey and you feel like I feel like gagawin mo ito because gusto mo ng advancement yung iba sa inyo. So anyway, sino to person na kakonek mo pagdating sa love? Yung person mo is the Four of Swords. Clarify the Four of Swords. Ayan, bottom of the deck is the World. So, I don't know. Pwede may separation or distance na nangyayari sa inyo na ito person na ito. And the Four of Swords is clarified by the Five of Cups and the Seven of Swords. So, nakikita natin medyo pwedeng walang ginagawang connection or communication itong person ito sa'yo and feeling cold, ano, ang energy, parang walang pakialam. And pwedeng may tinatry siyang ma-reach na something like a dream or whatever na may kinalaman sa plano niya, pero I don't feel like magiging maganda rin ang kalalabasan nito para sa kanya. Nakikita natin dito yung kalungkutan dito sa person na ito. So, maybe kaya hindi siya masyado nakikipag-connect or communicate sa'yo kasi medyo nalulungkot siya ngayon.
And yeah, I feel like this person wala siyang ginagawang any actions for you. Anyway, nasa isip mo regarding this person? You do have your the Knight of Coins, and tell me more. The Three of Wands, the Nine of Swords. Parang ayaw mo muna siyang isipin ngayon kasi nakikita mo parang sakit lang siya ng ulo or what. For some of you, pwede ka rin may mga stress ka rin kasi naiisip. And with regards to this person, parang ayaw mo na muna. Ikaw rin ito na nakikita natin medyo dumidistansya, ano? And maaaring may mga better opportunities ka munang iniisip ngayon rather than focusing dito sa person na ito. And also, with the Knight of Coins, nakikita natin na mas more on sa pera, sa career, ang focus mo dito. And about this person, maybe nakikita mo siya, napapansin mo siya, pero parang sa ngayon, ayaw mo munang magpakita ng anything sa kanya. Total, wala rin naman siya pinapakita na anything sa'yo. Okay, so ano naman nasa isip ng person na ito? The Emperor is here. The Queen of Swords. Umiiwas siya, lumalayo siya, and nakikita natin yung pagiging matigas ng isip niya or ng puso niya sa iyo. Okay? And maaring meron din siya mga banga pina-priorities kasi ngayon. And I feel like this person is sa ngayon, hindi siya naghihintay regarding sa future, regarding sa inyong dalawa or whatsoever. Pero meron kasi siyang goal na gusto niya ma-achieve. At saka medyo down talaga siya ngayon eh. Hindi talaga okay itong person na ito ngayon. Emotionally, physically, and pwedeng sa career niya, medyo hindi maganda yung sinasabi. So, ang tendency nito, marami talaga siyang isipin kesa sa love life ang unahin niya. Mas inuuna niya itong mga problema or mga bagay na kinakaharap niya. So, ano bang emotion mo para sa person na ito? Nine of Swords. Naibasa niyo, maybe, parang ayaw mo na muna siyang isipin talaga, no? Kasi pwedeng stress. Okay? Pwedeng ganun yung naiisip mo sa kanya. Naku, ayoko na siyang isipin. Masyado siyang stress sa buhay ko, sa isipin ko. Ganyan. And tell me more. Yeah, the Hierophant. Pwedeng naging lesson siya sa buhay mo. Marami siyang naituro sa'yo or maraming nangyari sa'yo dahil sa presensya niya or dahil sa pag-iisip mo sa kanya in the past. So, maybe enough na yon. So, ngayon, medyo natatauhan ka na ngayon. Okay? So, anong emotion ng person na ito towards you? The Tower is here. What's with the Tower? The Six of Swords. The Four of Coins. Okay, regarding dito sa person na ito, sa ngayon nakikita natin yung emotions niya for you is, nakafocus actually sa sarili niya eh.
Okay, regardless kung ano emotion niya. Kasi ngayon, kasalukuyan, nagmo-move on itong taong ito. And then, nakafocus nga siya dito sa dapat niya dapat talagang pagfocusan with the Three of Coins, which is pwedeng money yon. And the Ten of Cups, minahal ka nito person nito, but you know, with the Strength card and the Hangman, for some of you, itong person nito is regarding do sa love mo. Pwedeng may paghihintay, pero dahil wala ka pa naman, hindi na kita muna hihintayin. Mag-focus na lang ako sa goals ko. And this person na ikita natin is thinking of you, na still thinking of you. Iniisip ka pa rin naman itong taong ito, pero maaaring nilalabanan na lang niya yung pag-iisip niya sa'yo. Okay? So, what will happen in the near future for you? What will happen in the near future for you, Earth sign? By the way, nakakamoy ako ng corned beef. This could be your reading. In the near future, we do have here the Five of Swords. What's with the Five of Swords? Ten of Swords. The Ace of Cups. Clarify the Ace of Cups. Or Six of Wands. What's with the Five of Swords and the Ten of Swords? The Five of Wands. Okay. Nakita tayo dito ng arguments, pagtatalo, na pwede magdulot ng pag-aaway and ending dito sa situation mo in the near future. But you know, there's new love coming in here for you with the Ace of Cups. And with the Seven of Wands, I don't feel like you're ready with the Seven of Wands pagdating sa pag-accept dito sa new love na ito. Pero yun nga, possible ang pagtatalo pa kay pag-away at arguments and maybe an ending dito dahil sa certain pag-aaway na ito. Okay, yung iba sa inyo pagdating sa love, ayan, may mga bagay na hindi magpapatalo, may mga bagay or mga masasakit na salita na pwedeng masabi, na pwedeng magdulot ng separation sa inyo. So, if you are currently in a relationship, high chance sa pagtatalo, pag-aaway at paghihiwalay dito. Okay, and but you know, there's new love naman agad na dadating para sa'yo. Ayun nga lang, with the Seven of Wands, maaaring hindi ka pa masyadong ready pagdating dito, okay? And, near future for career, no? Pagdating sa Earth sign. Anong near future for Earth sign pagdating sa career? We do have here the Page of Swords. What's with the Page of Swords? Three of Swords, ayan. Yung Seven of Cups. Bottom of the deck is Three of Cups. Okay. For some of you, pagdating siya sa mga actions na kailangan mong gawin, huwag kang magpadalos-dalos. The Three of Swords, nagpapakita ito ng heartbreak. Pwedeng hindi mag-workout masyado sa'yo kung magpadalos-dalos ka dito sa mga bagay na gusto mong gawin or mangyari para sa'yo. All you have to do is to, with the Three of Cups, maybe you have to listen. Makinig sa iyong friends, families, kung sino ito na pwedeng magbigay ng advice sa iyo. Kasi pagdating sa sarili mong desisyon, maaaring hindi mag-workout ito masyado para sa iyo. Okay, pag may nagustuhan ka, huwag agad-agad gawa ng action. Pag-isipan, pag-usapan, okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libro Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.